Tapos din po sa pagkain at nakakasya sa pinagtagpi-tagping masisiruan ang mga nasalanta sa Eastern Samar. At dahil wala pa rin kuryente, hirap sila lalo na pagsapit ng gabi ganito. Mula sa Barongan, Eastern Samar, nakatutok si Michael Pat. Alas 9 na ng gabi. Dito, karamihan sa mga bayan-bayan sa Samar, ganito itsura. Tanging ang liwanag lamang ng aming sasakyan ang nagpapaliwanag sa mga daan. Kung kaya't agaw pansin ang kumpulan ng ito ng mga tao, wala namang ibang mapaglilibangan dahil wala pa rin kuryente. Gusto lang namin yung maayos na pamimigay. Salamat o salamat! Aalis na sana ako sa huling hirit na ito ni Manong, kundi lang sa pahabol na panawagan na hilingan ko pa ng patawad. Dahil hindi pala katuwaan ang aking napuntahan, kundi isang burol. Anak po ako ni Teresa Yu Azora po. Nananawagan po ako sa non-government organization. Namatay po si nanay dahil po sa pamumblema ng Yolanda. Kung nanonood si Dr. Junis Milgar, namatay po si nanay. Kailangan ko po ng tulong. Akalain mong kapatagan lang ang kapaligiran. Pero nang buksan namin ang aming mga lente, dito pa rin pala naninirahan ang ilang residente na mga tahanang sinuyod ng bagyo sa kinatatayuan. Pero hindi pa rin nila maiwan ang lugar. Ito yung dating bahay mo. Oo. Oh. Tapos ngayon, dito ka na lang sa tent? Oo, dito pa. Dahil nag-iipon ng kahoy, magtatayo ng panibagong kubo. Pwede ba makituloy sa bahay mo ngayon para makita natin? Okay. Dito lang, dahan-dahan lang. Kasi yung mga nyog isang tabla na may kumot, ilang bato at uling na siyang lutuan sa isang sulok, isang galong tubig at isang plastic bag ng relief goods. Walang anumang ilaw sa gabi dahil madali raw magliab ang tarpaulin niyang bubong at pader na rin. Anong gusto mo sanang sabihin sa gobyerno? Ay, wala rin naman akong maano dyan eh, dahil kahit anong sabihin natin, kahit manghingi tayo ng manghingi sa gobyerno, wala rin. Malaki rin ang problema ng gobyerno. Mm-hmm. Maraming nasa... Di kalayuan sa paligid sa mga nagibang bahay, meron ang sinisimulang itinatayo. Mula rin sa mga inalong materyales ng mga nawasak na kabahayan. Tulad ng bahay ni Bonifacio Bergoño, hindi na niya hinintay ang tulong ng gobyerno o ninuman. Dahil anya, responsibilidad niya ang kanyang pamilya. Isa nagluluto? Sa labas. Sa labas. Sa nasiyar? Wala pa. Wala pa. Hindi pa nakakagawa si mister. Pero magaling ang mister mo. Saludo ako sa kanya, ha? Ang tuloy ng ginawa. Ilang araw lang ginawa mo ito? Tatlong araw? Carpenter. Ano bang trabaho mo? Pag anong sa bukid. Hindi ka carpentero? Hindi. Natutunan mo lang bigla? Oo. Ikaw, may takot ka na rin sa mga alon. Ba, kahit umuulan, takot na rin takot ako na sa ulan. Ilang minuto lang sa aming pag-uusap, ang mga ngiti ay sinakluban ng pangamba nang bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Isang bahagi pa lamang ng kanilang bahay ang may pader. Kaya't sa isang sulok, lahat sila nagkumpulan. Ang bubungan, pasimple kong sinilip, tumatagas na ang ulan sa mga butas at punit. At bawat patak, masakit isipin. Kung nakakaantik na ng puso ang kanilang kalagayan, dudurugin ka kung makikita mo pa ang kanilang pinagdadaanan. Michael Padre, Nakatutok, 24 Horas.